Ano-ano pa bang luto sa bangus ang ginagawa mo? Prito, paksiw, sarsyado, sinigang sa miso, sinigang sa sampalok, at lahat na yata ng sinigang ginawa mo na. Meron pa ba akong hindi nabanggit sa paborito mo? Kahit anong luto pa yan, basta bangus ay napakasarap, matinik nga lang talaga. Pero every time na nagtatanong ako kung anong paborito ninyong isda, madalas ang sagot ay bangus. Ay ewan ko sa inyo, tapos magre-reklamo kayo na napakatinik naman. Hello, hello mga ka-emyo. Ako po si Lane, ang sweet kusinera ng murang ulam. So, nakita nyo naman sa simula pa lang ng video na ito ay binudburan ko na ng asin at paminta ang isda na to. Ipinirito ko ito hanggang mag-golden brown at syempre ngayon ay isa-set aside muna. Tapos, ipinan-fry ang red and green bell pepper pati na rin ang ating puting sibuyas. Kung walang makitang green bell pepper ay okay naman ang red pero mas okay kung meron talaga dahil mas makulay. I-set aside lang din ito para makapag-isa ng luya. Ako yung tipong mahilig sa luya pero depende sa pagkain. May natikman akong suma na may luya at di ko talaga masyadong bet dahil hindi ko nakasanayan. Isinunod ko ditong iginisa ang onion. Ay, nako. Onion. Iginisa ko na din dito ang onion at garlic pati na din ang kamatis. Mainam na ang kamatis ay lutong-luto para hindi ito agad mapanis. Meron ako dito ang salted black beans o tausi. Huwag ka munang umalis kasi hindi naman ito bangus sa tausi lang. Dinrain ko ito at iginisa. May mga brand ng tausi na okay naman ang alat. Meron namang super alat. Itong nabili ko ay super alat kaya kailangan talagang balansehin ang lasa. Palalamutin muna ito at naglagay ako ng tubig at simmer. Makalipas ang ilang minuto, makikita ninyong nawala na ito ng liquid. Pero lalagyan ulit ito ng tubig dahil kailangan natin yan. At sabi ko nga medyo maalat ang nabili kong tausi kaya naglagay pa ako ng asukal. Kayo na lang ang bahalang mag-adjust ng sarili ninyo, matatanda na kayo. Lagyan ito ng cornstarch slurry pang palapot ng salsa. Tapos ilagay na dito ang napritong bangus. But wait, there's more. Meron akong pineapple chunks dito na dinrain. Ito pa ang lalo mong bibigay ng sarap at texture bukod sa tausi. Iniligay ko na dito ang pineapple chunks maging ang napan-fry na gulay. Hindi ko na ito nilagyan ng asin o patis dahil nagbigay naman na ng alat ang tausi. At dahil bangus naman ang bumibida sa atin ngayon, naalala ko dati nung bata ako, natinik ako sa bangus at takot na takot ako. Ipinahagod ng nanay ko sa pusa yung leeg ko at may dinampot siya na tinik sa bunbunan ko. Manghang-mangha ako dahil nawala nga ang tinik sa lalamunan ko. Pero nung lumaki na ako, tsaka ako na-realize na ang galing talaga mang uto ng nanay ko. Ikaw ka, Emyo, anong kwentong tinik ang naranasan mo? Kumain ka na ba ng buong kanin at ng malaking saging para lang matanggal ang tinik sa lalamunan? I-share mo na yan!